Welcome back to our channel. My name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. Hi po sa ating lahat. Kumusta? Maraming salamat sa mga patuloy pa rin nanonood ng ating mga views and latest videos. And sa mga nag-subscribe ng ating channel, maraming salamat po. And shoutout din po sa ating lahat ng ating mga followers sa ating Facebook page, Kabayan Amor Plants and Others. Hi po sa ating lahat. So, for today's vlog, ang gagawin natin mga kabayan ay matagal ko nang sinasabi sa aking mga previous pa na mga vlogs na marami pa akong mga lumang halaman na gusto ko nang i-refresh, and then yung iba ay unti-unti ko na po silang natapos. So, this time, yung mga luma kong mga ganito mga kabayan ay sila yung ating bibigyan ng pansin for today's vlog. So, just keep on watching! So na mga kabayan, ang matagal na ito sa atin doon pa sa lumang bahay, kung naalala nyo po yung vlog ko na ito yung gagawin kong bonsai sa lahat ng aking mga golem jade plant or yung tinatawag natin na horseshoe or shirk air. So ito po siya mga kabayan, and last 2 weeks ago, yung color po nito ay very red po siya and something orange or yellow kasi super stress po siya. But higit one week kami ditong laging naulan. So walang masyadong araw, walang masyadong init. So kaya yung color po niya ay nagiging pale na po. So parang nagbabalik na siya sa green. But once na babalik na din sa normal yung sun dito ay babalik na din siya sa pagka-stress mga kabayan. So ito po yung ating pinakaluma na ito yung pinaka-mother talaga sa lahat ng aking shrek air. Ayan, so matagal na ito dito sa pot mga kabayan, and never ko siyang niripat. As mapapansin nyo po, sobrang taba na po ng kanyang body. So here mayroon akong pinaglumaan na dish bowl. Yan, mapapansin nyo. So, tinanggal ko lang po yung soil dito, and then papalitan natin siya ng soil. Then, gagawa tayo ng kumbaga arrangement na rin siya. So, ito yung ilalagay natin sa gitna, and then, this one naman, ang isang variety ng aking Semper Bibom. So, dalawa ito. Hindi sila pareha mga kabayan, kasi iba ito, and then iba din ito. So, ito yung, matagal na rin ito sa akin. Yan po yung color niya. As in, magre-red pa po ito once na ma-over po siya sa pagka-stress. So, yun nga, walang masyadong sun. So, ganyan po yung color niya. But still, maganda pa rin siya mga kabayan. So, ito yung ilalagay natin dito around sa ating bow. So, start na po tayo. So, potting mix ay cacti and succulents potting mix, which is mayroon akong naka-ready dito. Ayan. So, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog mga kabayan. So, alam niyo na may mga ganap-ganap tayo sa buhay na hindi natin maiiwasan. So, konti lang po muna yung ilagay natin na potting mix kasi isasama natin itong lumang soil. So, ayan. So, this one, ay alisin natin siya mga kabayan. Sobrang tigas na siya kasi nga matanda na ito. So, itatry natin. Yun. So, ganyan po yung looks niya mga kabayan, kung nakikita nyo po na parang ano na talaga siya. Mataba na po yung ano niya. So, ilalagay natin siya dito sa gitna. Slowly ay kumbaga iano natin yung kanyang form na soil para yung roots niya ay hindi mahirapang mag-adjust sa bago niyang bahay. So, first time ko pa itong naripat mga kabayan, itong ating shrek air mula nung tinanim ko siya. Mas napapansin nyo po na medyo mataba na po yung body niya kasi matanda na po talaga siya mga kabayan. And then marami na akong napropagate nito. So ito yung pinaka mother talaga sa lahat ng aking shrek air. So matigas na siya mga kabayan, halos mga roots na lang po yung nagaano sa ating shrek air na ito. So si shrek air ay ano din siya ng family siya ng jade plant. So
like that. And then after that one ay dadagdagan natin siya ng patting mix. Para mag-hold dito sa ating center na halaman. Malapit na ang Christmas. So, kanina, umuulan pa rin kanina. So, ang haba na po ng araw na umuulan dito, mga kabayan. So, since last week pa, tapos kanina, hanggang ngayon, umuulan siya. Ayan. So, hindi muna natin siya pupunuin ng potting mix. So, next one ay ito yung ating Semper Bee Balm. So, ito yung ilalagay natin sa palibot ng ating maliit na tree. Maliit na tree. Ayan. So, ito munang medyo malaki yung aalisin natin, mga kabayan. So, mabilis lang itong tanggalin. Ayan. So, alisin muna natin siya isa-isa para tuloy-tuloy yung ating pagtanim. So, mga propagation ko lang ito, mga kabayan, itong ating hens and chick. So, kakaiba siya dito sa this one. Hindi po yan sila pareha. Ganyan. That one, and then like that. So, i-arrange natin siya ngayon. Maganda ang color ng ating hens and chicks, mga kabayan, kapag naka-fall sun siya, like this one. And then, magre-red pa po talaga yan siya once na sobra po siya sa, ano, sobra siya sa sun. So, we're done. And then yung soil na ginamit sa ating hens and chicks ay ilalagay natin siya dito, mga kabayan. Since yung ating potting mix na nilagay ay medyo dry siya, so papatungan natin siya ng medyo moist na potting mix galing sa ating Semper Bee Balm. Ayan. And then this one ay aalisin natin siya kasi sobrang tagal na po nito. And then mapapansin nyo po, ito po yung nag-flower before. Ayan, nag-flower na po siya, mga kabayan. And then sobrang dry na po yung ilalim niya. So, ang the best way is tatanggalin natin siya dito sa pot para hindi tayo mahirapan na kukunin siya. So, ganyan lang po. So, ayan, wala na pong laman yung pots niya, mga kabayan. And then marami pa po siyang upset dyan. So, magtatanggal tayo and then ilalagay natin dito ating dish bowl. So, ganyan na po siya. Marami siyang dried leaves. So, hindi na siya makapag-grow masyado. And we're done, mga kabayan. So, dadagdagan ko lang siya ng konting potting mix dito sa mga gilid-gilid para mag-hold siya dito sa ating bagong tanim na Semper Bee Balm. Ayan. So, ganyan na po ang locks niya, mga kabayan. Ayan. So, nasa sa inyo po kung gusto nyong lagyan siya ng dressing or yung toppings, kumbaga yung mga pebbles, pwede nyo rin pong lagyan ng mga pebbles yan kung gusto nyo. Kaso, ako kasi hindi ako masyadong naglalagay ng pebbles or parang hindi ako yung tipo na mahilig sa mga pebbles, mga kabayan. So, nasa sa inyo kung gusto nyong lagyan or hindi. And then, meron pa tayong sobra dito. Ayan. So, after this one ay may ilalagay ako. Ito yung nilagay natin sa doon sa ating wheelbarrow, which is hindi na siya nakikita kasi kumakapal na po yung mga tanim natin doon sa ating wheelbarrow. So, kinuha ko siya. Actually, dalawa ito. Yung braid ay nilagay ko doon sa ating borrow tail. So, ito yung ilalagay natin dito sa ating under the tree.
So, ganyan po mga kabayan. So, dyan siya nilagay. And then, hopefully, once na magkakaroon ito ng mga bagong offset, ay tatanggalin natin itong ating figurine para hindi naman kalbo yung kinalalagyan niya dyan, or titingnan lang natin kung ano yung magandang position niya dyan. Ayan. So, yan na po ang ating finished product. Mga kabayan, yan na po siya. So, ayan. Hopefully, nagustuhan niyo po yung aking refreshing vlog ngayon. And then, hopefully, mapapansin niyo po yung iba kong mga gagawin pa. Kasi may mga ganito pa kasing akong bowl na kailangan ko pang ayusin din. Although, may na-start na ako doon. Inalis ko na yung pinakaluma din na halaman. But hindi ko pa siya nagalaw. Kasi may mga repotting akong nagaganap nung mga time na hindi ako nakapag-vlog. May arrangement ako nung hindi ako nakapag-vlog. So, yan po ang ating vlog for today. So, see you in my next vlog. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting lang po tayong lahat, mga kabayan. Bye-bye!